Hello mga ka-kitchen! Welcome back to Cooking with Tita Ching! Today, magigisa po tayo ng sweet corn imbis na ilaga. Gawin natin ulam mga ka-kitchen. Napakamurang ulam lang po ang aking isishare sa inyo mga ka-kitchen. Ito lang po yung aking nakita dito sa ref, kaya ito yung aking ulam. Imbis na ilaga ko ang sweet corn, ginawa ko na lang ulam. Ayan mga ka-kitchen. Okay, kung first timer po kayo sa aking channel, don't forget to like, comment, share, and subscribe. And don't forget to click the bell button para updated po kayo sa aking mga bagong recipes. Okay, let's start cooking na mga ka-kitchen. Sobrang nakadali lang ito mga ka-kitchen. Mga 10 minutes tapos na ang ating 10 minutes may ulam na kayo na napakasarap. So, nagpainit muna tayo ng kawali. Then, maglagay po tayo ng 2 to 3 tablespoon of oil bago tayo maglagay ng butter. So once na mainit na po ang ating oil, maglagay na po tayo ng 1 tablespoon of butter para po mas masarap po ang lasa ng ating ginisang mais. So ayan, gisa-gisa lang, napakadali lang mga ka-kitchen. So naglagay muna tayo ng konting oil para hindi masunog ang butter. Okay, once na mainit na po ang ating oil with butter, lagay na po natin ang bawang at saka sibuyas. Yan, yung normal saute po tayo. Hindi tayo mawawala mga ka-kitchen. Lahat naman tayo marunong magluto. Ayan. So, yung iba, inuuna yung onion. Yung iba naman, garlic. Pareho rin lang naman silang maluluto. Ayan mga ka-kitchen. Sobrang napakadali lang itong gagawin natin ulam ngayon. At tsak magugustuhan ng inyong mga chikiting. So ilagay na po natin ang sibuyas. So once na naluto na po, naging translucent na yung sibuyas, ibig sabihin luto na yan. Bago natin ilagay ang kamatis. Ayan, amoy na masarap ng mga ka-kitchen. Sobrang bawang at sibuyas pa lang ulam na. So, magdagdag na tayo dito ng tomato. So, napakadali lang. Pag naluto yung tomato, gisa-gisa lang talaga. Normal na gisa mga ka-kitchen. So, napakadali. Kahit hindi ka marunong magluto, basta masarap kang kumain. Ako, tsak, masarap ang lulutuin ninyo. Okay, magdagdag na po tayo ng konting salt para yung aroma po ng ating ginisa ay talagang perfect na yung amoy. Napakasarap, parang ulam na rin po mga ka-kitchen. Okay, kung napansin nyo mga ka-kitchen, ngayon ko lang nilagay ang, late ko na nilagay ang hipon kasi ayoko po ma-overcook ang hipon. So, once na-overcook po kasi mahirap balatan ang shrimp. Kaya medyo huli ko na siya nilagay.